Hi everyone, welcome back to my YouTube channel, and for today's video my topic is about things to consider when we want to put up a laundry business. Ang dami-dami pa rin gusto mag-put up ng business, mapa Metro Manila, Luzon, Visayas, Mindanao, and right now isa kami sa dealer ni Kaizen Business Consultancy. And then yung brand namin is HAIER. Ang hawak namin na territory is Davao. So lahat ng Davao area, talagang especially ngayon, sobrang dami ng pasok ng inquiry sa amin. So what I am gonna share with you now is my own experiences pagdating sa laundry shop business. To give you a quick background po kung bakit laundry shop ang naging unang-unang what do you call this business ko way back 2014, because unang trabaho ko po is sa cleaning chemicals ng, kung kilala nyo yung Oxychem Corporation, I came from Oxychem Corporation. I think I started 17 years old, doon ako nag-start din magtrabaho and mag-aral after a year. And naka 6 years ako sa kanila, pero yung 6 years na yun parang sapat para magkaroon ako ng buong idea doon sa laundry chemicals, paano kasi karamihan ng mga clients namin doon is laundry business. So paano yung proper folding, paano yung gagamitin na sabon, pagka mga anong klase ng fabrics, ano yung mga gagamitin pag halimbawa may stain, ano yung kaibahan ng powder sa detergent, as a liquid detergent. As in, lahat ng variety ng powder and liquid detergent, fabric softener, freshener, anong gagamitin pagka, para mas malambot pag plinansya mo, anong plastic, pagka ilang kilo. So lahat yun, doon ko natutunan. So ito ngayon gusto kong i-share. Kasi marami ngayon akong nai-encounter na gusto, na natutulungan namin, na nag-start sila ng mag-laundry business, pero wala talaga silang idea. So, I am not saying na huwag kayong papasok sa isang negosyo kung wala kayong idea. Kasi ang dali na rin naman pong mag-research ngayon. Katulad ito mga videos na to, kami dito sa Self-Equipment, nag-o-offer kami ng mga seminars, trainings, kung paano nyo magagamit or kung paano yung tamang pagpasok dito sa industriya na to. I think masasabi ko na isa kami sa mga talagang capable to help you. Of course, ang dami-dami dyan, but I am telling you now na isa kami doon sa capable to help, kasi from kumbaga pag set up end to end yung ino-offer namin. What do I mean by end to end? Of course, sa pag sabi ko nga kanina, pagka dapat mag tatayo ka ng business, may idea ka, alam mo yung proseso, alam mo yung talagang mga nitty-gritty ng gagawin doon sa business mo. And also, dapat alam mo din yung magiging obligation mo once na business owner ka na or once na meron ka ng negosyo. Kasi para maiwasan natin yung, or actually hindi na iwasan, pag may business tayo, di ba, parang ang dating is, ang dami na nating pera. Pero, my God, sa mga business owners na tulad ko, alam niyo po yung mga pinagdadaan natin, the struggle, pero ang nakikita lang sa atin kung halimbawa, okay, na medyo umangat yung buhay natin, but yung journey ng pagbuo mo ng business, parang it's simple but not easy. Yun lagi ang description ko. So, yeah, going back na nung nagtayo ako ng business, nagsimula ako sa traditional laundry. Meaning ko po ng traditional is, kasi ngayon, di ba, ang uso ngayon is yung mga, katulad dito, kung mapapansin niyo, parang ito na yung self-service, ito na yung ginagamit. Pero ngayon, may makikita pa rin naman tayo na traditional yung mga top load. So, naranasan ko rin po yan, naranasan namin yan. But right now, I'm speaking for myself kasi yung ibang sister ko, other sisters ko, talagang laundry shop din yung business nila. But I have other businesses aside from laundry shop. Just like the, kung nakikita, napapanood niyo yung mga videos ko, yung IEN consultancy. So parang alam mo yun, sobrang swak siya dito sa business na to na ino-offer namin. Kasi
sa pagninegosyo, dapat alam natin na ano yung mga obligations. Dapat meron tayong, in terms of legitimacy, dapat legitimate. Paano masasabing legitimate yung business natin or legit yung business natin pag meron tayong business permit? And to tell you honestly, yung capitalization na gagawin natin dito sa pagtatayo ng laundry business is hindi lang naman po siya 200,000. Kasi ang cost ng machine is 165 na yung isang set. So, para hindi natin siya bigyan ng papers, legit papers at i-register, I think doon medyo no-no yun para sa akin. So, dito sa said equipment, nag-o-offer kami ng complete package, meaning yung end-to-end nga na support hanggang sa nag-run na yung business mo, nandito kami to help you. Kahit na wala kang idea sa business, na, I mean, kahit walang idea ka doon sa laundry business, magkakaroon ka ng idea because of our support or our help. Yun po yung talagang gusto kong i-share to everyone na nanonood dito. But of course, ang daming nag-o-offer po niyan. Ang dami namin. I have co-dealers na talagang super capable din. But may kanya-kanya tayong ano, may kanya-kanya kaming territory. To all my friends na gustong magtayo ng business, ng laundry business, you can message me, you can message our page, you can visit our office. Our office is located in Mandaluyong. And we have also office in Davao. Sorry, I'm reading po kasi. So, dito sa Mandaluyong, malapit na kami sa Mandaluyong Circle. But sa Davao din, malapit din kami sa SM Davao. So, very accessible both offices namin. And we also offer seminars and trainings with a fee. And pero kung kukuha ka sa amin ng package, ng loan, ng equipments, or ng machines, we can offer that for free. Isa sa mga ino-offer pa po namin yung ano ba yung other services na pwede natin i-offer pag meron tayong laundry shop. Ngayon kasi, sabi ko nga, every corner may makikita ang laundry, so pagalingan na lang tayo ng service. Ano yung pwede natin mang i-offer na wala doon sa iba? Kasi kung mapapansin nyo, di ba pag ito, kaya from the word self-service, ikaw yung maglalaba eh. Pero kung mapapansin nyo, ang dami rin nag-o-offer ng full service. Ibig sabihin, iiwan mo pa rin yung damit mo doon. Kasi tayo, may culture tayo na ayaw pa rin natin gawin yan on our own eh. So pwede mo siyang iwan. Ang tawag doon is full service. Iiwan mo doon, tapos babalikan mo to you na. So yun naman yung other services na pwede natin i-offer. Dagdag income. Pero aside from that, ano pa ba yung pwede natin i-offer? Meron kaming client from Quezon City na nag-o-offer siya ng dry cleaning, nag-o-offer siya ng ironing, yung plancha, yung lahat, hand wash, pwede natin siyang i-offer. Malaking tulong yan sa pasok ng income sa atin, additional income, and also pwede tayong magbigay din ng additional incentive to our employees or to our staff na gagawa nun. Pwede namin po kayong turuan, and especially pagdating sa dry cleaning, let's say doon sa gown, coat, ano ba yung mga kailangan, ano ba yung mga dapat nating tandaan pag kinds of fabrics, anong gagamitin na detergent, anong pagka merong ano, like yung sister ko kahapon, meron daw siyang, yung staff niya may nalabhan na sumabog yung ballpen. So parang ano yung pwede nating remedyo doon? Kung meron bang way? Yes, merong way po doon. So yung mga ganyang bagay na dapat alam natin, kung na-anticipate na natin kung ano yung mga posibleng mangyari or posibleng maging problema ng business na yan. Pero kami dito sa Seb Equipment, kaya namin po kayong tulungan nga. Again, lagi kong babanggitin end-to-end. Pagdating naman po sa machine, yes, we carry the brand HAIER, and right now, ito yung pinaka maganda na machine na pwede nyo talagang magamit sa laundry nyo or na magkaroon kayo sa business nyo. Isa ito sa pinaka magandang machine right now. Grabe yung kanilang innovation, and also as dealer, sobra kaming with my co-dealers, with our co-dealers rather, sobra kaming blessed to have
a distributor like Kaizen Business Consultancy na talagang very supportive, and HAIER din na talagang sobra din yung ano nila, sobra yung innovation sa ano na to, sa products na to. So yes, if you want to have a conversation with us or training, or kung gusto niyo pong mag-visit sa office at para mas mapaliwanag namin kung ano talaga yung features ng HAIER na to and why HAIER, ipapaliwanag po namin sa inyo ng face-to-face, kasi we have a showroom sa Davao and also here sa Mandaluyong. May makikita kayo na machine at doon natin iisa-isahin at doon nyo itanong kung bakit HAIER or bakit yun yung dapat yung piliin or bakit yung sinasabi namin na maganda. If you have questions, you can comment down below or message me on my Facebook page, Joan Boncay, or message our Facebook page. So again guys, thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi po kayong updated sa lahat ng videos na ina-upload ko tulad nito. Thank you.